Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 8, 2022, Friday. At muli sa pagpapatuloy ng ating unang pagbasa, ito ay hinango sa aklat ni Propeta Oseas chapter 14 verses 2 to 10. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami, kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kaaway. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel. At mamumulaklak siyang gaya ng liryo, mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga, gaganda siyang tulad ng punang puno ng ulibo, at ahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga diyos-diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at mula pa rin po dito sa Zambales. At ito po ang ating unang pagbasa at ang ating pong unting pagninilay. Na kung saan narinig natin sa pahayag ni Propeta Isaías ang ipinasasabi ng Panginoon na ang pagbagsak no ng Israel ay bunga ng kanilang sariling kasamaan. Kaya't naririto rin na mismo ang Panginoon ang nag-aanyaya sa bayang Israel na manumbalik, magsisi, lumapit sa Panginoon at sila naman po ay patatawarin. Mismo ang Panginoon na ang nagsasabi no, ng kung ano ang dapat gawin, kung ano ang dapat sabihin at talaga namang handang patawarin ng Panginoon ang kanyang bayan. Napakagandang mensahe po no, na dahil noon po no, talagang literal, ang mga Israelita po ay sadyang gusto nila yung may sinasamba sila ng mga Diyos-Diyosan, yung literal na gumagawa ng mga anito, ribulto, gawa sa ginto, gawa sa kahoy, na ang turing talaga doon ay Diyos, no? May mga pangalan at tinatawag, dinadasalan, hinahandugan. Imbis na magdasal sa Panginoon, imbis na lumapit, makipag-usap sa Panginoon, ay ibang Diyos-Diyosan ang kanila pong inagtitiwalaan at labis yun na ikinagagalit, inasasama ng loob ng Panginoon. Pero doon pa rin, sa kabila nun, ang Panginoon pa rin ang gumagawa ng paraan kung paano sila manunumbalik. So, tangi, naghihintay lang naman no, ang Panginoon na magsalita ang Israel at sila po ay hindi pahihindihan. Sa panahon natin ngayon, marahil ito rin ay patuloy na paanyaya sa atin na magbalik lang tayo sa Diyos, anuman ang ating kamalian, anuman ang ating naging mga kasalanan, napakadali para sa Panginoon ang magpatawad.
Hindi po siya yung Diyos na katulad nating mga tao na napakatagal, no, na lumimot o makalimot sa ginawa ng isang tao sa kanya. Kaya isang bagay po, no, na matututunan natin o dito sa pahayag ni Propeta Isaías sa unang pagbasa natin ngayon sa araw na ito, na talagang hindi hahayaan ng Diyos na tayo po ay mawalay ng lubusan. Bagamat yung desisyon ay pinibigay pa rin sa atin, no, yung kalayaan na magdesisyon, kalayaan na piliin natin ng Diyos ay inaasahan niya. So, yun po yung isang bagay, no, na hindi niya tayo kukontrolin, hindi niya pangahawakan ang ating desisyon, pero ibibigay niya ang lahat, no, ng paraan na makita natin. At kapag naging malinaw sa atin, usang loob tayo na lalapit, usang loob tayo na hihingi ng tawad sa Kanya. Sana po wag nating baliwalain yun, no, sa anumang oras, anumang minuto, bawat sandali ng ating buhay ay tanggapin natin ang Panginoon. May mga pagkakataon na hindi natin siya tinatanggap, pero laging nagbibigay ng pagkakataon ng Diyos na tanggapin natin siyang muli. Kaya magpasalamat tayo sa araw na ito sa panibagong pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin. Mula po, muli, mula dito sa Zambales, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Alon.